Presenting Laurel and G Hair Extensions, Philippines. Okay, good morning, and today ang last day ng ating book from Japan na pinadala dito sa Pilipinas. At ngayon ay natapos na po lahatin lahat. Natapos na po lahatin lahat ng ito. Ang tatlong order ng ating client and then yung kanyang isang pina-customize. So ipapakita ko na sa inyo ang aking finished product na order from Japan. Here we go. Unahin natin ang kanyang mini U-type part and then single panel clip. Medyo na-late tayo ng gawa. Ayan. Ito yung kanyang single panel. Ito yung pang-ilalim niya. Tama ba? Ay, hindi. Ito pala yung U-type part niya na mini U-type part. Ayan. At ito yung kanyang single panel. So, pagka gantong set po ang ating mga ginagawa, ito po ay kailangang mas manipis yung mini U-type part dahil ito po ay pang cover lang sa ating top. Okay, at ipapakita ko sa inyo kung paano ito gagamitin para alam nyo na at hindi na kayo mangangapa in case kayo ang mag-avail ng ganito. So, kailangan natin ngayon ng tape. Ayan. So, ang una nating ikakabit ay ang kanyang single panel. At dahil nadilaan ng baka ang aking ulo, hindi ako makakapaglagay ng aking mga extension. Ito ay ilalagay na lang natin sa aking manikin. So, para mas malinaw din na makita nyo kung paano, kung saan part nyo ito ilalagay at ikakabit. Okay? Ang ating mini U-type part, ang ating mini single panel na may partner na yung mini U-type part, ito pong single panel ay ikakabit lang natin sa ating taas ng tenga. Ayan. Diyan lang po siya sa taas ng ating tenga. Napakasimple lang pong ikabit ang ating mini U-type part. At pag naka-single panel ang mini U-type part ka, cover na rin po ang inyong full head. Ayan, ito naman yung mini U-type part. Kaya meron siyang shape. So, ito naman ay ilalagay na natin sa ating bandang tuktok. Ayan, may tuktok siya. At may pattern. Ayan. Ganyan lang po ang magiging itsura ng inyong hair pagka kayo po ay naka mini U-type part at single panel. So meron na kayong pang cover sa top. Ayan, meron po kayong pang cover sa top para ito ay pang volume ng inyong top. Ayan. At ito na mismo yung likod ng buhok nyo. Ayan. Ganito po ang itsura ng ating mini U-type part. Mini U-type part at single panel. Ayan. Ganyan na po siya pag inyong suot-suot na ang ating set na ito. Ayan. Diyan po siya nakalagay. So, sa dalawang clip pa lang, nakocover na po ang full head nyo. At naka-volume na rin po yung top nyo. Hindi nyo na kailangan ng isang katerbang clip na ilalagay sa inyong buhok dahil maliit lang naman po ang ulo natin. So, pag naka-set ka ng ganito, ayan, cover na at full head na rin po ang inyong hair. Ayan. Ito po ang ating mini U-type part at single panel. Ayan. So, ang pangalawa niyang ina-bail. Ipapakita ko lahat ng ito.
Okay, at meron pa siyang inabel sa atin na isang 27 inches na single panel. Ito naman po ay single panel para rin po ito sa mga layered ng buhok na gustong humaba talaga. Ito po ang kailangan niya. Ayan, single panel, 27 inches. Ayan, single panel, 27 inches long. Ayan, wet hair po yung mga hair natin. Kung napapansin nyo, meron siyang mga white. Hindi ko na po siya matanggal kasi nga po, yan po ay mga tapes lang. Matatanggal lang po yan pag ito ay napapaliguan na. Kasi pag piniwersa ko po yan, masisira po yung tahi ng ating wet hair. Okay. At ito naman ang isusunod natin, isusunod kay Calvo. Ang paggamit ng single panel ay ear to ear o kaya dito banda sa inyong mga sentido. So, dahil pang likod lang ito, pwede na to sa taas ng inyong tenga. Maganda siguro pag sigit na lang siguro. Kasi may katangan siya. Magpapalit lang tayo ng manik. Ayan, mas maganda yung may buhok na yung gagamitin natin. Okay? So, pagka ikakabit mo ang mini-utay part, syempre ito na yung mismo magiging buhok mo. And then, mapakita ko sa inyo dapat sa ano yung ikakabit. Ayan. Ikakabit nyo lang siya sa inyong taas ng tenga. Ayan. Bandang likod lang kasi sa bagay, maliliit lang daw yung mga head nila. Kaya kailangan. Ayan, ganito ang magiging itsura ng inyong hair pag nakasuot kayo ng single panel na makapal na 27 inches. Ayan. Cover na yung likod nyo. At makapal po ang buhok na ito. 27 inches at halos pantay na rin yung dulo. Ayan, ito po yung nakita niyang buhok sa reseller at pinabili niya po sa akin. So, naunahan niya ako sa magandang buhok na ito. Ayan. And then, pag nakaharap kayo at kayo naka single panel, parang natural look lang po ang magiging itsura nyo. Pagka naka single panel kayo na ganyan, sobrang haba po. At napakaganda ng buhok. Ayan. At wet hair po lahat ang ating gawa. Kaya, pagka ito ay nakasuot na sa inyo, hindi po yan nahahalata kasi manipis lang po ang ating tahi. And then, solid po ang tahi natin. Kaya kahit mga nasa malayong lugar ay nag-PPM po sa atin at nagpapadala ng buhok. Dahil nakikita nilang maayos naman po ang buhok na nilalabas natin. So, yan. At nag-order siya ng magagandang buhok dito sa Pilipinas. At ipapadala sa Tokyo, Japan. Ayan, shout out. Shout out sa iyo, Michelle. At ito ang buhok na galing Japan. At ito yung talagang pinadala niya sa akin. So, naka-highlight siya. Nung dumating to, ay hindi naman po ganito. Ayan. At tapos na tayo sa ating single panel na solo. 150 grams lang po yan. Ayan. Ganyan po ang itsura niya pag nakakabit na po sa inyo. Nakatungo lang talaga itong sige. At ito po ay shy type. Ayan. Ang haba. Okay, at dito na tayo sa pangatlong, ay sa kanyang pinadalang buhok. Sa ating U-type part. Okay. At ito naman po ang special na hairs kasi made from Japan and yung pagkakagawa niya ay napakaganda po. Yung mga gantong design, ang
maganda po ito kasi isang kabita na lang, full head na yung mako-cover sa'yo. So, dahil sa tukto ko lang siya ikakabit, ikakabit ko na to sa ulo ko. Ayan. Pag yung tie part ang inyong gagamitin, kukuha lang kayo ng kapirasong buhok dito. Ayan, kukulot yung ribbon ko. Ganyan lang po ang inyong gagawin kasi medyo mahirap talagang isuot tong U-tie part. Kaya ako na mismo magsusuot nito sa aking buhok dahil tuktok lang naman siya. Hindi siya pang ilalim. Ayan. Ayan ang ating mini ang ating U-tie part na buo. Mayroon po yung 5 clips. Ang una nyong hahawakan dito ay yung nasa gitnang clip. Ayan, at isasabit nyo siya sa gitna ng inyong tuktok. At paikot nyo po siyang ikakabit. Ayan. Ang ganito po ay na-adjust. Kaya kung may bubukol sa inyong ulo ay ma-adjust niyo yan para magmukhang natural look lang siya. Ayan. Ang mini U-tie part ay pwede sa mahabang buhok at pwede sa maikli dahil ang buhok ko ay diretso ang cut. Ito yung nahahalata. Ayan. Ganito magiging itsura na naka-U-tie part. Ayan. Hindi na po talaga yung nahahalata pagka suot-suot nyo na. Ay, yung buhok ko po kasi ay may design. Ay, walang design. So, ayan na siya. Pagsuot nyo na ang U-tie part. Ayan. Tapakasimple lang pong gamitin ng ating U-tie part. Isasabit mo lang talaga ito sa iyong ulo. Masyado mahaba ang buhok kaya nahihirapan akong galawin. Ayan. At kung mapapansin nyo, wala rin po siyang bukol sa likod na makahalata na nakawid ka lang. Ayan. Hindi po talaga makikita. At hindi po talaga siya agad-agad malalaglag gawa ng ang buhok po ay nakapatong sa ating mga tuktok. Okay. Ayan. Yan ang ating U-tie part na full head. Hindi siya full head. Isa basta isang set lang to ng U-tie part. Okay. At ito ang order sa ating from Japan. So, ito naman yung last niyang pinagawa, yung ponytail na wave na nakuha natin. Ayan. Nakuha ko po siya, syempre, fresh cut. Ako pa rin po ang gumawa nito. Nagbigay lang siya ng sample sa akin para gayahan ko. So, nakuha ko yung original na pinasa niya sa akin. Ayan po ang itsura ng ating ponytail. Ayan. At ito ay sasabit ko kay G. Yeah. Ayan. Bali, wala pa tong clip dahil siya na lang daw maglalagay ng clip nito. Ganito ang gagawin natin. Pag nakatali ang inyong hair, isasabit lang natin siya pa ganon. At iikot natin yung mismong pandikit niya. Dahil wala pa siyang clip, hindi ko siya maisabit. Ayan. Ipapakita ko na lang yung pagkakagawa ng ating ponytail. Ito po ay may lock. May lock po yan sa likod. Kaya pag inikot to sa inyong hair, automatic kakagat na po siya. Ayan. Dahil sa kanya ko rin nakuha yung sample. Ayan. Dahil ito na, dito mo na isasabit ang iyong hair, ganyan ang magiging itsura niya. Hayaan mo na pa.
Ayan, ganyan na itsura niya pag nakasabit. Sabit ko dito. Ayan, naka-ponytail ka na. Kailangan syempre nakatali rin yung buhok mo pag pag maggagamit ka ng ponytail. Dahil ito ay pang volume lang ng inyong hair pag kayo ay magpo-ponytail. So, ayan ang kanyang mga order from Japan. Ayan, ang ganda po ng wave nito. Na mga naka-Brazilian na lahat to. At ipapadala na natin ngayon sa Tokyo, Japan. Okay. Ayan. At sana nagustuhan nyo ang aking videos. Ayan. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel dahil baka buhok mo na ang aking isusunod na gagawin. Okay. Tayo po ay nagpapaship worldwide. Kaya huwag po kayong matakot na kayo may scam ni Lori Linchi. Ayan. Ang ganda o. Hindi yan basta-basta mahuhulog kahit was-iwas mo yung ulo mo. At ang utile part ay bagay sa maikling buhok at mahabang buhok dahil naka-layered na rin po yan. Pero sa mga gantong cut, hindi po pwede. Yung halatang halata, okay lang sana kung medyo mas maikli pa ang buhok dito para nako-cover niya yung ano. Pwede nyo po siyang i-adjust na hanggang dito siya. Yung medyo malapit sa inyong ano. Sa inyong tuktok. Sa inyong bangs. Para makover talaga yung maikling buhok. Pwede nyo siyang i-adjust kung saan nyo gusto. Nasa sa inyo pa rin yung pagkabit niya kung paano nyo siya ilalagay sa buhok nyo. Dahil na-adjust po ang ating tie part. Kung gusto nyo nang cover yung tuktok nyo, hanggang dyan nyo siya ilalagay. Pwedeng-pwede yan. Dahil ibababa nyo naman yung buhok nyo, hindi pa rin po makikita yan. Ayan. Mas hindi po siya nakikita pagka medyo nakaalagay siya sa dulo. Siyempre, aayos nyo na lang ang inyong hair. Ayan, di ba? Hindi na masyadong obvious yung buhok ko. Ayan. Pantay na pantay kasi. Ayan. Kailangan maayos nyo maigi yung buhok nyo pag kayo mag-u-type. Ilalabas nyo lang yung binakang u-type talaga. Pwede nyo talian yung buhok nyo. Ayan, at naka-u-type part na ako. Ang ganda-ganda ng buhok. Okay, yun lang po ang aking masishare ngayon. Itong mga pinagawa sa atin sa Japan. Yung mga gusto pong magpagawa ay mag-PM lang po sa aking Lori Lynn G channel po ang ating Facebook. At Lori Lynn G channel din po ang ating YouTube channel. Huwag nyong kalilimutan mag-subscribe sa aking channel para makita nyo lahat-lahat ng aking mga bagong videos na ina-upload dito. Okay, at nagmamadali tayo ngayong araw dahil ipapadala na to sa Tokyo, Japan. Pupunta na sa post office ang aking asawa para maipadala na to sa Japan. Okay, at ako'y nagpapasalamat sa iyo, Michelle, sa pagpili mo sa akin na sa akin ipagawa at ipahawak ang iyong mga buhok from Japanese. Pinadala mo pa rin dito sa akin para lang makuha mo yung gawa ko. Salamat at maraming salamat talaga sa iyong tiwala sa akin. Ayan, kaya yung iba, alam nyo na kung kanino kayo magtitiwala. Dahil may susunod pa to. May susunod pa siyang order from Japan. Ipapadala lang muna natin to para sa kanyang sample. Okay. Hello, baby. Ang ganda.
Okay, yun lamang po ang aking videos. Thanks for watching. Thanks for trusting Laurel and G Hair Extensions. Don't forget to subscribe this channel.